cities natin, pati sa mga work areas natin, workplace natin. Eh. Kami, meron kami 5 kaso ng COVID-19. Pero ito, nasa isang bahay lamang. Kaya, nag-quarantine kami, localized lang. Yung household na yon naka-quarantine. Sa bahay na yon meron, ano, 12 sila eh. So, yung 12 katawang yon nag-quarantine. Tapos, importante rin ano eh, yung availability ng test kit eh, para ma-check agad at malaman natin kung anong medical intervention ang kailangan gawin o kaya kung kailangan silang ipadala sa mga medical facilities natin na kulang ngayon eh. Opo. Kaya nga dito sa Marikina, nag-require na ako kaninang hapon na 10% ng lahat ng bilang ng kwarto sa mga pribadong hospital ay italaga bilang isolation area. At yung aming medical center dito ay magdagdag ng isolation room. Kasi ngayon o kanina habang tinitingnan ko yung facilities natin, yung medical facilities natin na pag-aari ng gobyerno, ng DOH, ay isang isolation room lamang ang nakatalaga. Eh sa Marikina, meron kami 50 persons under monitoring ngayon na naka-quarantine. Mayor, Mayor, balikan ko lang dun sa 12 kamo ba? Ano, 12 sila sa bahay. No? Are you going to implement a localized barangay-wide quarantine? Nag-implement kami eh, even prior to the declaration of the president or announcement of the president. Ang kinuarantine namin, yung bahay lang. Yung pamilya. Yung bahay lang. Saka yung mga kapitbahay niya. Yung mga kapitbahay din? Opo. Meron po kaming 5 bahay ngayon naka-quarantine in a subdivision, one subdivision. Okay, nga po. So in the light of the president's declaration, are you going to implement now a subdivision-wide local quarantine? So yung pag-uusap po namin, yung paglilinaw po namin ni Secretary Duque dahil nasa isang bahay pa lamang ito, parang hindi pa po namin ma-classify na community transmission dahil hindi pa po lumilipat sa kabilang bahay po eh. So yung pagkaka-quarantine po nitong isang bahay na to na isang kamo plus yung kanyang mga kapitbahay, bibilang po ng ilang araw na sila po ay naka-quarantine, yung standard na 14? 14 days of yung incubation period po ng virus. Nagsimula po kami nung pangatlong araw na po namin ngayon eh. Ngayon po, kung sakali po, kinest po namin sila nung isang araw at tumibilang po kami buhat noon ng 24 to 48 hours kung magpa-positive o negative po sila. Kung sakali po na mag-positive po yung kapitbahay po, ay mag-implement po kami marahil ng community quarantine dun sa buong subdivision po. Doon ang papasok yun. The testing will, the result of the test will warrant the declaration or implementation po ng community quarantine po. Kaya po, napakahalaga po ng appropriate disclosure po ng mga health information saka po yung maagarang resulta o mga testing. When we are waiting for the results of the test, ano po, Mayor? Ano po ang ginagawa ng inyong mga health officers para naman po maayudahan itong mga may kaso na ito? Kami po yan, siyempre, unang-una po, tinitingnan po sila ng ating mga health officers po, medically ho. Pati po yung mga provision ho, ng mga kailangan nila, basic needs po nila dun sa loob po ng kanilang bahay. Yun nga lang, pinag-iingat po natin mabuti yung ating mga health workers dahil baka sila naman po ang magkasakit. Correct. Alam niyo naman po, Kaya ho, yun ho, nangailangan kami ng mga personal protective equipment po, ganun po. Pati yung mga sasakyang ginagamit po natin, dinidecontaminate po namin. Baka naman po kasi na-quarantine niya po namin, contaminated po yung aming sasakyan. Pag ginamit ng iba ho, makahawa po. Correct. Maging carrier na rin sila. Mayor, ilang barangay po ninyo ang nasa boundary ng Rizal? Pakiulit po, Alvin. Ilang barangay niyo po ang may boundary ng Rizal na? Marami po. Yun nga po yung aming iniisip po eh. Kung paano. Meron pong
i-sisil yung boundary na yun. Kasi Rizal na yun, malapit na siya sa Rizal eh. Eh, sabi, NCR lang eh. Alvin, nagkaroon ako ng pagkakataong makita ko yung kanilang ano, yung plano eh. Parang ikokorto nila eh. Through the joint task force na meron tayo sa NCR. So parang ng, maglalagay po, ng, ano, maglalagay ng checkpoint? PNP. Parang gano'n ang idea. AFP, yes, opo. Pero mahaba po yun, ha? Mahaba yung distansya na yun, ha? Haba. Iniisip ko nga, parang kami US-Mexico boundary. Yeah. Yung habang yun. Pamilyar naman kayo rito. San ba kayo? Ilang barangay nyo? Ilang barangay yun, Mayor? Ang nasa boundary ng Rizal? Siguro, 16 kaming barangay. Siguro may 5 barangay kami na 16. Ang boundary Rizal? Yes, opo. Tayo dyan. Eh, pero kayo lang. Alam nyo. Mayor, nakaatang ata sa inyong balikat kasi binabanggit ni Presidente local government units. So, ang mga lahat po ng mga kapitan ninyo, mga barangay kapitan ninyo, ay lahat po ngayon ay kailangan magtrabaho kasi hindi naman kakayanin po dahil lahat lang ng AFP at saka ng PNP. Ay, i-co-concentrate lang natin doon sa sinasabi mong ilan ba, 16? Tama. Na, parang ang boundary na yan, ano? Kulangin, hindi ko pulis namin, kukulangin eh. Oo, kaya kailangan pulis talaga. Pulis ko namin, ang totoo po eh, nag-request po ako sa MFDA ng ilang personnel eh, para lang po sa quarantine namin. Kasi meron po kaming 50 mahigit na tao ngayon na naka-quarantine po, yung mga persons under monitoring. Okay. Eh, syempre, binabantayan rin po kung aalis sila doon sa bahay nila o mananatili sila. Saka kung may kailangan sila, paano ibibigay ko yung mga pangailangan nila. Okay. E napakalaki yung ano, logistical na requirement to. Opo. Mag-quarantine nga lang ko kami ngayon ng 50 katao. May isang, siguro, mga ano po yung mga nasa 10 bahay po. Opo. Eh napakahirap. Isa pa po, Alvin, ang totoo, dito sa Marikina naman, yung mabubait ang tao. Opo, volunteer ng mga impormasyon nila. Opo. O sila nanggaling sa ibang bansa na alam nilang infected, eh nag-volunteer quarantine sila. Meron nga ako padating, ano, OFW, seaman, tatlo sila. Nagpasabi sa akin, ayaw muna nilang umuwi dyan sa, ano, sa bahay nila. Mayor, opo. I'm sorry I have to cut you, pero pwede po kayong mag-monitor dahil si Secretary Anyo nasa linya na kayo. Okay lang po ba? Mas importante po ito, no? Kasi pwede kayong makinig para ma-practice ninyo. Kasi thank you very much. Ha? Salamat, si Mayor. Si Mayor Marcy Teodoro Fuyan, mamaya babalikan natin siya kung may time pa. Si Secretary Eduardo Anyo.